Isa-isa nang nagdedeklara ng nagkandidatura ang mga kakandidato sa darating na eleksyon. Pinakahuli ay si Mayor Isko Moreno ng Maynila at Doc Willie Ong. Kaugnay dyan ay makakausap po natin ay isang political analyst, abogado at educator na si Attorney Tony Laviña. Magandang umaga po, Attorney Laviña. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga. Opo. Good morning. Dito po, live po tayo sa PTV. Attorney, ano po ang nakikita ninyong tatakbuhin ng kampanya o halalan matapos magdeklara si Mayor Isko at si Doc Willie Ong? May limit ho ba ang kandidatong maaring tumakbo sa pangpanguluhan next year? Ay, hindi po, wala pong limit. Basta mapapakita mo lang na kaya mong masustain ang isang kampanya. Kasi kung hindi naman, nuisance candidate ka lang, di ba? Pero kung magipakita mo na may following ka, may konting pera ka, hindi kailangan masyadong maraming pera. If you can show na sustainable, masusustain mo yung campaign, walang limit naman. Kaya expect siguro, I don't know, maybe one or two more. Tingnan natin. Si VP Lenny, hindi natin alam kung ano yung kanyang final decision. No? Will soon know, you know, si Senator Trillanes, hindi natin alam. Si Mayor Sara, sa ngayon, hindi natin alam. Di ba? So right now, we only have three declared candidates, which is good for the country. I think the more choices we have, the better po. Opo. So, bentahe ito sa bayan na marami ang kakandidato, hindi katulad sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, may dalawang kandidato lang. Although, kasi sa Amerika, may primary sila. Diba? Okay. Ibig sabihin, bago dumating sa one-on-one, maraming beses sila bumoto state by state. Sa atin, wala tayong ganun. So, ganun din naman sa atin. By April, dalawa na lang maiwan o tatlo siguro maiiwan sa lahat ng mga tatakbo. Ibig sabihin, kahit tumatakbo pa yung iba, alam mo nang hindi mananalo. Tatlo na lang yung pwedeng manalo, di ba? Minsan apat, pwede din naman apat. Sa last election natin, four of them dumating sa election day na pwedeng manalo. Si President Duterte na late siya nag-start pero nakahabol siya. Si Senator Roja, si Secretary Roja, Senator Grace po at si Mayor Binay, VP Binay. So, umabot naman ng apat last time. So, baka nito this time, ganun pa rin siguro, baka apat din. Kasi malalakas ang mga kandidato eh. Equal strength sila right now sa starting point, tingin ko. Kahit si Mayor Sara, extra strength, equal strength lang yan kay Mayor Isko in the end. Equal strength lang din si, ano, no, si Senator Pacquiao. Kaya, interesante, no? Si VP Lenny siguro medyo dihado pa ng konti pero pwede rin siya makahabol. Effective pa ba ang ginagawang kampanya ngayon ng mga ito na nagpapahiwatig na tatakbo sa pagkapresidente itong kanilang mga pangako at ito na nga, meron nang malinaw na tatakbo sa pagkapangulo, Attorney. Sa tingin nyo ba ay mahahati din ang boto ng mga nasa oposisyon? Alam mo, Pilipinas kasi hindi naman ganun eh. Hindi naman opposition versus administration eh. Yung mga Pilipino, pro-Isko, pro-Pacquiao, pro-Duterte, pro-Lenny, hindi tayo ideological eh. At hindi tayo, sorry ha, hindi naman tayo based on positions eh. Based tayo kung gusto natin yung tao o hindi eh. So sa akin, irrelevant yung opposition by to o hindi. Ngayon, importante yung mga issue, di ba? So yun, malaking issue, pro-corruption ka ba o hindi? Pumapayag ka ba sa ginawa ng formally o hindi? Pumapayag ka ba sa war against drugs, sa patayan? Yung mga ganun na mga questions. Pero alam mo, at the end, it's about personality eh. Kung sinong gusto mo. Kaya napakahalaga ang kampanya sa atin. Hindi rin importante yung mga politiko. Kung sino mang mga, kung gaano mang kadaming mayor, gaano mang kadunong kaming congressman, not important in our politics, sa national ha, sa president ha, not important. Ang importante kasi yung mga tao gusto ka, naaaliw ba sila sa'yo, naniniwala ba sila sa'yo, yun ang mahalaga sa atin.
Mm-hmm. So ito'y may katotohanan talaga dito, attorney, sa national elections, yung sinabi nyo kanina, the more the merrier. Para ano, makita naman natin yung choices natin. Halimbawa sa Mindanao, maganda na tumakbo si Pacquiao. Para yung mga taga Mindanao, dalawa yung choice nila. Siguro maganda rin na tumakbo si Marcos sa North, di ba? Para meron din yung ganung klaseng choice naman yung mga taga Marcos. Eventually, magsisettle naman yon sa kampanya. Kasi eventually, makikita mo naman na maaaring gusto mo ito, pero hindi naman siya mananalo. Doon ka lang pumunta sa second choice mo kung kailangan, di ba? I think yan na naman ang dynamics natin sa election natin. Pero may iba talaga na loyalist. They will stick with their candidate from day one until the end. Attorney Laviña, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kirer po ito. Talking about campaign po, Attorney Laviña, kasi ngayon nasa ibang panahon tayo considering itong technology na na-enjoy natin ngayon at nasa pandemya po tayo. Gaano po kalaki ang magiging papel po nung kampanya na gamit ay social media? Do you think malaki po ang dikta nito sa magiging resulta ng 2022 elections, Attorney? Napakalaki po. Napakalaki ang social media kasi walang malalaking rally eh. Noong 2016, malaki na yung social media, kaya nanalo si President Duterte. Pero combination pa yon kay President Duterte. May social media, pero ang next step, malalaking rally sa bawat bayan. Di ba? Yan ang ginawa niya. Spread muna sa social media, and then rallies. Ang lalaki. Dunarf yung mga rallies ni Grace Po, ni Marrohan, ni Binay, di ba? Ngayon wala na yung malalaking rallies kasi bawal na hindi safe yon, di ba? So it will be social media all the way. May radyo din, may TV pero minor. Alam mo kung bakit? It's so expensive. Mas marami kang makukuha sa social media, mura lang yung social media, mura lang yung influencers, mura lang yung pagbombard mo ng mga grupo through social media. Kaya to be honest, stroke of genius yung pagpili ni Mayor Isko ni Yorme kay Willie Ong. Kasi si Willie Ong maaaring hindi nanalo sa last election for number one sa social media at marunong gumamit ng social media. Ganun din si Yorme, marunong gumamit ng social media. Actually, si Senator Lacson at si Senator Soto, yung kanilang launch, napaka social media friendly din, di ba? Yung PDP laban, old school, yung cozy faction, yung pag-launch nila ni Bongo at ni President Duterte as Vice President, medyo palpak siya kasi the usual meeting, di ba, na hindi naman pinapansin na yung gano'n. Ano pumapansin yan? Yung traditional press lang, hindi social media. Yung kay Pacquiao, mix siya ng social media at the traditional, di ba, na political rally, na may programa, yung mga ganun klase. I think the one who masters social media will win this election. Attorney Laviña, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Stay safe po, Attorney. Salamat po muli. Thank you po. Salamat.